Good morning, everyone. Once again, this is Ashi Giggle Esmeralda. At ito ang ating next vlog for this day, pampag-good vibes naman sa inyong lahat. Dadalhin ko kayo sa isa sa mga rooms dito sa aming tahanan. At ito ay very special room para sa akin dahil dito po ay nag-i-stay ang isa sa mga pinagkakaabalahan ko. Aside from being a performer, I of course, ako rin po ay isang collector. At ako po isang Spiderman collector. And of course, itong room na ito ay ang tinatawag kong the Spiderman room. Ngayon nagtataka kayo, bakit Spiderman? E, transgender siya. Well, alam naman nyo na of course lahat tayo ay may different choices. At the first time that I watched the movie Spiderman, ay talagang na-inspire ako sa story niya. Kasi bilang si Peter Parker, alam niyo naman na siya ay laking lola. At the same time, ay nabigyan siya ng great responsibility. At sabi nga doon, quote and quote, with every responsibility or with every great power comes responsibility. So katulad ko rin po, ay meron tayong bawat isa po tayo, ay meron po tayong mga power in our own way. Pero ayan, of course, kung kayo po ay Spider-Man collector, kailangan hindi mawawala ang Spider-Man costume. Kailangan, ang costume na yan, of course, ito ang costume ng aking baby na in-order pa namin online at ginagamit niya ito tuwing Halloween. Ayan, makikita nyo ang details ng costume. Of course, ultimong sa mga dalire ay perfect na perfect siya. At talagang ginayang-ginaya sa costume ni Spider-Man. Same sa paa, hindi lalabas ang sapatos dahil meron na siyang improvised na shoes para pag sinuot ay talagang buong. At hindi rin mawawala ang Spider-Man bed. Of course, ayan, kobre kama, bedsheet, kumot, at cortina. Okay, sasimulan na natin ngayon ang aking Spider-Man collection. Of course, simulan natin ang aking Spider-Man collection sa pinakaunang-unang Spider-Man collectible na na-avail at nabili ko. At eto yun. Yan. Yan ang aking pinakaunang-unang nabiling Spider-Man collection. At nung wala pa po akong plano mag-collect nun, ito ay cover ng isang candy container. At ito na lang natira, nakain ko na yung candy at nawala na rin yung container. And from this Spider-Man collection, ay nagtuloy-tuloy na ang aking napakaraming Spider-Man collectibles. Okay? Ayan. Iba't iba po, meron po akong collection sa iba't ibang movie ng Spider-Man. Meron sa Marvel, of course yung pinaka-latest, ang Far From Home. Yung bago niyang costume na kulay black. Of course, meron din akong mga movable Spider-Man. Ito namang Spider-Man na ito ay nabili ko sa Shangri-La Mall noon. Medyo malaki po siya. Nagagalaw din yung kanyang mga feet, hands. At meron din ako mga plush toys ng Spider-Man ng iba't ibang sizes, small, medium, large, ayan, nakandong-kandong pa sila sa isa't isa. At meron din akong Spider-Man slippers. Ayan. Of course, more on nahulog tuloy. More on plush toys. Ayan, iba-ibang sizes, yun yung mga smaller version niya. At meron din ako yung mga hindi pa talaga tinatanggal sa plastic. Dahil alam nyo naman dito sa bansa natin maalikabok. Meron din yung kinakabit sa glass. Pwede sa car. Ayan, most dito ay mga na-orders ko online. Yung iba naman po ay nabibili ko pag ako po ay nag-out of the country. Isa na dito ay yung nabili ko sa Thailand. Ito po siya. Ayan. Ano kaya ito? Well, ayan, meron pa tayong bisitang moth. Ito po ay isang tissue holder. Ayan, papasok mo yung tissue sa loob tapos dito lalabas, hihilain mo. Pero of course, hindi ko siya ginamit as tissue holder kasi ginamit ko siya as a display, for display purposes.
Ayan. And of course, iba-iba pang mga collectibles ng Spiderman. Ayan, may small sizes. May, itong Spiderman na to naman ay yung kinakabit sa PlayStation. Ayan, i-coconnect mo siya para magkaroon siya ng light kung naglalaro ka sa dilim. Ayan. Of course, meron ding keychain. Meron ding panyo. May stickers. Spiderman motorcycle. Spiderman tumbler. Tapos itong Spiderman na ito ay meron po siyang battery. Tapos umiilaw yung mata niya at may nagbibeam na laser light. Laser light. Ayan. Okay. Meron din tayong potato version ni Spider-Man. Meron tayong Spider-Man watch. Of course, hindi mawawala para sa mga kiddos ang bubbles ng Spider-Man. Meron din tayong mga villains, kalaban ni Spider-Man, katulad niyan. Si Doc Ock. Meron din tayong bust ng Spider-Man. Of course, meron din tayong Lego version ng Spider-Man. May Spider-Man cellphone. And more action figures. At isa sa mga villain din, si Green Goblin. Hindi mawawala. Meron ding Spider-Man out of felt paper. Ayan. Actually, lahat ng Spider-Man collections ko ay nag-range from the most expensive to the cheapest. Kasi pag ikaw ay collector talaga, hindi ka naman na masyadong nagfo-focus sa amount o sa value niya. Pero the mere fact na ito ay Spider-Man, kakolek-kolek na siya. Ayan, ang ating black suit Spider-Man. Of course, ito yung isa sa mga gustong-gusto ko. Collector's item. Yung nag-transform na siya dahil na nakapitan siya ng Black Ego. Meron din tayong die-cast version. Of course, hindi mawawala ang mga Spider-Man tin cans, Spider-Man knapsack, Spider-Man CD. Anong tawag dito? Wala na kasing CD. Yung lalagyan ng CD. Pencil case. O, tin cans. Mug. Alkansya. At may Spider-Man skateboard din. And different kinds of mags and jigsaw puzzles. Ayan. So, continuous pa rin ang pagkukolek ko ng Spider-Man. At yan ay bonggang-bonggang kinukolek ko talaga. So, yung mga nais kong, mga friends ko dyan na nais magdagdag pa sa aking collection, ay pwedeng-pwede. At dyan nagtatapos ang aking vlog for this day, ang aking Spider-Man collection. At sana ay naka-inspire sa mga mahilig mag-collect. Hindi necessarily yung Spider-Man, basta may hilig lang kayo mag-collect. Eh, basta kaya nyo, pagpagura nyo, pag-ipunan nyo. At you know, for sure, every time na uwi kayo ng bahay after work, ay ibang klase ng feeling ang mafe-feel nyo dahil parang naka-achieve kayo ng bagay na gusto nyo. Yun naman ang importante sa buhay. As long as gusto nyo, as long as it makes you happy at wala kayong tinatapakang tao, push lang ng push. Thank you! And don't forget to subscribe!